sa mga mahilig umorder or bumili sa mga produkto na nilalako or tawag doon sa Bisaya is suroy. Lalong-lalo na sa mga ganito, mga solar lights, ang dami pong naglipa na ngayon. So, hindi ko naman sinisiraan yung mga naglalako as solar products. Eh, no? Kasi hanabuhay nyo din naman yan. Pero sana, alamin nyo muna yung mga produkto nyo na nilalako nyo is may quality naman. Kasi gaya nitong binili ng aming kapitbahay na pinangakuan siya ng 1,500 watts na lakas ng ilaw. Pero nung tinesting nila, isang gabi lang umilaw. At yun na nga afternoon, hindi na siya nag-charge or wala na. So, ang ginawa ko is binuksan ko yung pinaka-solar lights. Tinabas ko na nga kasi nga hindi nga wala nang mangbukasan to. So, nung nakita ko, ito yung tumambad sa akin is sobrang liit po ng battery. Isang 18650 lang po na battery. So, halata naman sa nakalagay na 1,500 watts. Hindi to kakayanin sa capacity ng isang 18650 na battery. Pang vape lang po ito. Tapos isang piraso pa. So, yung build quality niya at sinula talagang quality, basta na lang na nilagay. So, sa ganitong itsura ng isang solar lights, hindi talaga to pwede at hindi talaga to quality. Kasi ang totoong battery ng mga legit na solar lights is ganito kalaki. Malaki talaga siya na kayang hanggang madaling araw na walang patayan na ilaw. Pero ito is sobrang liit po. Isang battery lang ng vape tapos 1,500 watts. Hindi pwede yan. So ingat na lang po tayo sa mga binibili natin na nilalako. Hindi ko naman sinaraan yung mga naglalako kasi nga hanap buhay nyo rin naman yan. Pero yun na nga, i-check muna natin yung mga nilalako natin ng produkto is legit naman sana. Kasi sayang din naman yung mga pera na ginagastos ng mga bumibili, hindi sulit. Ang mahal pa naman ang mga benta ninyo. So yun lang guys, reminders lang to. Thank you.